this is gonna be a tank show. And wow, excited ako dito, Butters. For the side of Onyx PH, medyo in terms of mobility, parang ang bilis nila eh. Pero Execration, they have this link na pwedeng tumalon-talon sa mapa. And given itong show na to, lalo na sa early game, ito yung magbibigay talaga ng ano, ng vision for the whole squad dito ng Execration. Mm-hmm. And tingnan natin kung paano nila i-utilize ng Onyx itong kanilang Akai sa Angeline combo ng Execration. This is game number 3. Ladies and gentlemen, at one win away itong dalawang team na to para makuha yung points. Alam mo, Butters, habang ini-explain mo yon, nagkakabakbakan na kagad sa gitna. Look at Heat, almost half HP. Parang ayaw nilang magbigayan dito ng minion wave sa gitna. Ayaw talaga. Si Heat nga, pinilit sana kunin or pass clear itong first wave, kaso nakita mo naman yung ginawa sa kanya, talagang lahat binato. Lab waves, literal lahat ng pwede bato na bato sa kanya. Exactly. And mahirap din kasi sabayan din eh. Yung, Angela, may slow din siya with the love waves. Pero this is a jungler na Benedetta. We've seen this earlier from Carl TZ on its Brand versus Blacklist na sobrang nakita natin kung paano mag-farm. Sobrang bilis. Will it be the same on this specific matchup? Well, it could be a possibility, pero depende din yan sa rotations na gagawin ng both teams. Kung i-shutdown niya, it might be stopped. Pero alam mo yon, tingnan natin kung paano magpapanout yung rotation sila. Kasi talaga nakatutok pa lang lahat ngayon sa pagkuha ng mga buff nila. I really think na itong dalawang junglers natin is really relying a lot on buffs. And hindi ko naman sinasabi na may mga jungler na hindi nag-rely sa buff. Yes. It's just that extra nag-rely lang sila. Mm-hmm. Agree naman ako doon. And given this is a Ling and as well with the Benedetta. Pero in terms of rotation, sabihin na natin slightly ahead ang Onyx PH. Pero kasi yung ano ni Chakno eh, one time on the top lane, ngayon papunta sila sa may bottom lane, given that the turtle will respawn on bot dito sa baba. Ngayon medyo nagkakaroon na tayo ng ano dito. First 2 minutes ng laro natin na to, mga kaibigan. Who will be it? Level 4 na ngayon dito si LVJ. Pero look at that, Dilar with half HP. Hindi pa level 4 si Chakno, wala pa siyang sipa dito. Mapipilitang mag-TP out ngayon dito ang ating back siya. But Jay, hinahatak niya ngayon dito ang turtle. Pero mukhang magre-reset muna tayo ng mga buffs natin dito, Butters. Mm-hmm. Yung nakita mo si Hate at si Chakno, nag-meet ang magkaibigan. Totoo, yan yung the former teammate. Parang nag-high lang doon si Chakno. Kamusta ka na, kaibigan? Sabi ni Chakno, iba na yung tank mo ngayon. Dati ako pa yung kasama mo, kaya dinungaw kita dito. Oh! Pero kanina, grabe yung mga set dito ni Chakno. Pero this is gonna be a different playstyle, of course. This is a Cho. Pero kasi, yung sa mga ganitong klase ng Cho, ang aabangan mo rito, yung 4-man Jeet Kune Do, 3-man Jeet Kune Do, di ba? Mm-hmm. And getting the exact target with the Way of Dragon. So, ang pwede lang makatakas doon, probably itong si Kyrie with the Simei Umbrella, meron namang Purify si Marky, and given si Hate, medyo mahirap din si Pain, ha, kung iisipin mo, Butters. Mm-hmm. And it's one thing na kailangan maging mindful si Chakno, and knowing him, gamayin niya tong hero na to, mm-hmm. Kasi nga, ito yung mga hero sa komportable siya, yung talagang ng mamama. Yes. Pero you know what, Butters, before I ask you that question, ngayon, sinusubukan na ngayon dito ng Execration kunin ang first objective of the game. Medyo na-reset yata doon yung turtle. Hindi, susubukan na ngayon. Sinukuha na ngayon dito ni KLVJ will be able to secure this one dahil hindi aabot doon ang jungler ngayon dito ng Onyx PH. Pero going back on my question, Butters, how do you think the Akai would play on certain team fight? Parang magiging mahirap yata yon para kay KLVJ, pero yung sipa na yon with the Revitalize, will Dilar, nako, inalis niya doon sa Revitalize yung back siya. At yun ay nawala. Dilar, a bit too early sa kanyang pagbato ng Revitalize. Siguro nakita niya na lang din na ang laki ng potential na ma-takedown siya at that point in time kung hindi niya usually stop yung Hurricane Dance. Oo, yung knockout strike nito ni Paquito, pwedeng ang gamitin yon pang cancel. Pero speaking of Paquito dito, four members, the Hurricane Dance medyo hindi tatama doon sa ating Paquito. Rencher barely alive, pero hindi kakayanin as four members of Execration getting a pick off sa bottom lane ngayon ng Onyx PH. And still, gusto pa nilang i-force ito, Butters. Nakita nila Chakno with a kick, pero yung flicker, naku! Yes, still alive pa rin naman doon si Jay, pero na-force ngayon ang flicker ng Akai.
slowly, Kelra dito mga kaibigan, trying to steal the purple buff at nakuha niya yun against Onyx PH. And walang magagawa doon yung side ng Onyx, wala sa pwesto si Hate, pero buti na lang hindi Ling or sobrang dependent sa purple buff yung jungler na gamit niya. Oo, pero this is also a good news, no, para sa side din ng Execration eh. Kasi itong purple buff na to could be timed by Kelra na anytime pwede niyang gamitin yung kanyang Meteor Shower just to invade dito yung purple buff ng Onyx PH. Pero speaking of Onyx PH, meron yata sila makukuha ang pick up dito. That's gonna be Kelra. Kinuha mo ang aming purple buff. Ang buhay mo naman ang aming ipapalit. Binibigay ang kill kay Marky. Pero that took a little while, pero ngayon may sipa na naman na magaganap dito. Way of the Dragon na naman dito. Once again, kay Dinar, nilabas naman siya dito sa kanyang revitalize. Mapipick off na naman yata dito yung basha. Pero dumating ang back up ngayon dito ng Onyx PH. They would probably still getting the life doon ni Renzo. Pero wow, that was an even trade. Pero look at on the top lane, Butters. Top lane dito will be secured by Marky. And yun yung openings na nabibigay ni Dilar para sa kanyang teammates. Execration, good job on getting the kill on Dilar, but kailangan mo i-limit yung mga losses mo eh. Oo, speaking of losses, muntikan pa na ma-pick off doon si Chakno with the Hurricane Dance. Agree ako sa'yo doon eh, no? Sabihin na natin nakukuha or napipick off nila palagi yung Baksha. Pero meron namang exchange. May punish na ginagawa ang Onyx PH. Kumukuha sila ng ibang objective across the map, and that is the outer turret sa may top lane. Now, Dilar dito, mga kaibigan, medyo na pinapahirapan siya ng mga members dito ng Execration, but still, looking at the map right now, the tempo is still on Onyx PH. Sila yung mas may karapatang umikot sa mapa. Kung mamapansin mo, confident sila dahil alam nila na kaya nilang sabayan on teamfight dito ang mga members ng Execration. And laging available si Dilar na tumulong. Yun yung pinakamalaking advantage dito in terms of this certain bottom lane. Na Onyx, if lalaban sila, there is always a chance na si Dilar iikot na lang. And si Renzo naman, kailangan niya talaga tumakbo ng medyo matagal para makaabot dun. Hindi rin ganun ka-mobile kasi ang isang Pakito eh. Given na pwedeng gumulong lang papuntang teamfight dito si Dilar, given na siya na nga yung pinapasok doon sa may bottom lane. And looking at the items doon ni Dilar, hap-hap eh. Meron siyang Red Dot Armor, meron siyang Molten Essence, tapos bubuo na siya ngayon dito ng Dominance Eyes. Pero dito sa may top lane, gamit dito ng Zaman Force si Marky para madepensahan yung Torres sa may taas. Pero ngayon, Hate going into the back lanes ngayon dito ng Execration. Hindi pa nila nakikita rito si Etomax na nakatago lang doon sa tamo. Sumasidestep, sumisegway ngayon dito. Kelra with the Meteor Shower. Oy! Angela will save the day. Mga kaibigan, nabuhay pa nga doon yung Chang'o. And that's gonna be a return kill. Hate pa ang na-pick off ng Execration. Grabe ang palitan ng mga stuns. Jay, sinubukan ni Pete si Chakno. Chakno will just get away. Dito na naman sa gitna si Pakito at si Baksha. Silang dalawa napilitan gamitin si Renzo yung flicker. That was a 4-man, a 3-man rotation papunta sa gitna. Apat na yung kalaban niya and hindi niya ipipilit yon. Ang ganda rin ng positioning doon ni Etomax eh. Walang naka-face check doon sa brush na yon eh. And a perfect timing din yung pagpasok niya doon kay Kelra. And given na naka-on pa yung kanyang Meteor Shower now, Execration forcing this turtle. Chakno, going for a face check dito. Nakita niya ngayon dito si Jay. Ang ganda ng positioning. Sinipa niya na ngayon dito si Jay para hindi sila magulo, para makuha yung turtle. Nakuha yun nung ating Link. LVJ will secure. Pero pasok ngayon dito si Pakito. Renzo will fall. So that's a punish ngayon dito from Onyx PH. Mukhang susubukan yata nilang basagin itong outer turret sa gitna. Medyo confident kayo, pero sabi dito ni Hate, pasok siya sa gitna with the Tempest of Blade. Kiel, oy! BJ will be able to secure a kill. Pero ngayon, na-negate yun ni Jay with that Hurricane Dance. Pero si Kiel, BJ, hindi pa humihinto. Tinignan niya ngayon yung orange buff, pero sabi niya, hindi ko na lang tumuna kukunin. At atin na lang basagin itong bottom lane ng Onyx PH. Kyrie with that setup, ladies and gentlemen, ginamit niya yung Shogyo Mogyo para mapatalsik yung mga members ng Execration from initiating once again doon sa may gitna, Rob. Oo, exactly. And not only that, even yung Akai, medyo na ano din eh, nagulo niya rin yung aggression na pinapakita ng Execration on mid lane eh. All the while, akala ko mababasag na nila yung Torres sa gitna. Yun yung nagiging advantage ng Onyx. Kaya
hindi masyadong makagalaw yung mga members ng Execration. I mean, Chakno is doing a great job. Pero kasi si Renjo, yung dueling capability niya, yung talagang frontline capability niya, hindi niya mapakita kasi ang laki ng chance na matulak lang siya. Oo nga, medyo hindi nagkakaroon ng magandang space dito yung ating Pakito. Hindi pa natin nakikita na makapasok siya doon sa may back lanes. More often na ginugulo pa siya nitong Akai na to ni Jay. So right now, mga kaibigan, Onyx PH would like to push the here on the mid lane, pero sabi ni Kelra, mamaya na, not today, dahil may meteor shower pa rito ang ating Chango. So, ngayon, medyo tug of war na naman ang certain matchup natin dito. Pero Zaman Force is used. Angela rito, nakapasok kay KLVJ with the Tempest of Blade. Marky was about to fall, pero nabuhay pa doon yung hari. Sino ngayon ang susugurin dito ng mga tropa natin from Execration? At back away na muna sila. Disengage na muna ang Execration. Hate on the back lanes. Nako, reset na muna sila dito, Butters. And I really like Execration na nag-back off sila doon, na hindi nila pinilit na i-pick off doon yung Harit. Jay with a heads up play. Nakita mo kung paano nila sinalbak. Kyrie binato yung semi umbrella open para ma-zone out yung members ng Execration. Ito yung pumipigil sa kanila. If ever walang ganong factor dun sa may mapa, hahabol at hahabol ang Execration. Ang dami nila nagamit ng ultimate doon, Rob. Nagugulo rin sila talaga nung ano eh, nung Kagura dito ni Kyrie. And given this, Jay, look at how he gives vision dito for the members of Onyx PH. Dilar, gulong muna pa uwi ang mga members dito ng Onyx PH. Ito na, Butters. Nag-aabangan na naman sila dito. Ang baba ng score point natin dito, Butters. Even with the goal, dikit na dikit, ang dalawang miyembro, Chakno, finding an opportunity kung sino ang pwede niyang sipain dito, mga kaibigan. Oh no. Kapaan. Tag of war na naman to, Butters. Hindi natin mawari kung sino ba ang unang mag-i-initiate. Susubukan nila to kay Dilarfi. No-force nila dito ang gamitin ang mga battle spells ng bawat isa. Nagamit na yung ulti doon ng Baksha. So, ngayon, sino ang mas nakakalamang sa ganitong scenario, Butters, given na may link ang Execration? I would lean towards yung late game potential papunta dito sa side ng Onyx dahil dito sa isang Harith. Mm-hmm. Pero yung pick of potential para sa akin na nakikita ko sa side ng Execration eh. Pwede. Yung sipa, yung Pakito, pagkas nakakuha yan ng mga item, a 1v1 situation, number one, naniniwala ako mapupunta sa favor nila. Pwede yon, pwedeng mangyari yon. Pero look at that. Just like that, the Zaman Force was forced dito kay Marky. Almost Jay getting his life doon sa may bottom lane. Pero ang kapalito, may punish pa. Ling taking the top lane ngayon dito ng Onyx PH. Ito ngayon yung mangyayari, Butters eh. Like game 1 and game number 2, rinse and repeat. Diba? Lilipat-lipat lang dito ng mga side lane itong Ling na to. And from there, makakahanap sila ng opportunity para ma-pick off yung back lanes dito ng Onyx PH. Ito yung magiging goose chase, Rob. Mm-hmm. Na kailangan habulin lagi ni Dilar kung saan man pupunta si KLBJ. Kasi siya lang talaga yung makakahabol. Pero hindi madali yun, ha? Hindi madali. This is a Baksha that is going against a Ling. Oh no. Onyx PH needs to find a way to get a pick off. Pero ang simula dito, sipa ni Chakno. Pero the Hurricane Dance na gamit na ngayon dito ni Jay. At Max, almost dying at that point. Ngayon, reset na naman dito. Nako, Butters. Nire-respeto ng bawat team yung capability ng bawat isa. Hindi rin sila basta-bastang sumusugod eh. Diba? Parang napaka-crucial nung simple pick off dito. Kahit isang member sa kanila, magiging malaking bagay yon, specifically buhay ang Lord. Berserker's Fury kinuha na ni KLBJ. And that's going to be extra damage na makakatulong sa kanila para i-take down dito si Dilar. Ngayon si Dilar talaga hindi siya mahawakan ng kahit sino sa side ng Exe. Kailangan nila gamitin yung Way of the Dragon. At dito si Kelra, unti-unti niya nakukuha yung items niya, pero dito natatalo yung side ng Onyx. Kung papasin nyo, tinutulak na naman yung top lane nila. And si Dilar, wala siya magawa eh, kasi hindi rin talaga siya makaikot dito as freely as he wants to, kasi kailangan niya din tumangke para sa team nila. Oo, saka kung iisipin mo kasi, pwede rin namang gawin ni Hit yung ginagawa ng Ling, yung mga cut ng mga lanes. Kaso kasi, hindi niya pwedeng gawin yon dahil mas hindi ganun siya kabilis na makakabalik doon sa Lord eh. Kaya medyo na lock off dito yung Benedetta natin sa may bottom lane, and inaabangan lang nila kung ano ang susunod na magiging step dito ng Execration. Renjo dito, nagpapahabol sa ilalim ng Torre. Pero hindi yun eh.
Ito kasi nangyayari ngayon, Butters. Like, yung Ling pwedeng humiwala. Even the Angela, pwede lang siyang magstay kahit sa base para hindi na siya, kumbaga, play safe na lang. Taga nice one, baby ka na lang muna. Tapos, mm-hmm, sasanib ka na lang pag nagkaroon ng team fight. And papasin mo si Deluxe, siya kasi... Si Dilak tsaka si Rencho, lagi na lang sila naghahatawan pero hindi talaga magkakapatayan. Oo, poke lang talaga ang pwedeng gawin ng bawat isa. This game could get dragged out talaga. Walang kahit ni naman or ni isa sa mga members ng bawat team ang gustong magbigay dito. Chaknu, nakita niya ngayon dito si Hate. Even itong mid lane, no? Hindi rin basta-bastang mapush ng execration. Mm-hmm. Pero si Kelra yung talaga main target. Si Chaknu nasa harapan niya na. Pwede niya nagamitin Hurricane Dancin para ipitin. Pero na-deem ni Jay na onti yung tao. Mm. May laking possibility na hindi natin siya ma-takedown. So might yes. as well stick with Kelra. Kapag tinamaan siya ng blender, nandun yung frag mark, baka pwede siya 1,000 pounder para ma-stun at matulak. Pero kasi may flicker yung mga members dito na execution, available yun para sa kanila, and that is going to be something na magagamit nila against the Hurricane Dance. Pwedeng pwede. Kayang-kaya nilang gamitin talaga yung pan-disengage. Pero at this moment, Butters, I mean, we're already approaching to almost a 50,000 mark. We're in, masasabi natin mga kaibigan, na halos dikit na in terms of item ang bawat members ng mga ng team, even supports, eh nakakahabol na ng item at this point. So going back on late game, sinong kaninong draft ang mas lalamang over the other batters? I would say Onyx because of the Harith, pero pick of potential, execution. Nasabi ko na rin to kanina, and yeah, I really like etong si I really like yung potential nila, lalo na kasama si Kelra. Na kapag nahawakan in place dito yung side ng execution, yung side ng Onyx, ang laki ng potential nila na talagang i-burst down ka na lang. Oo. Kung makapapansin mo yun, no, pino-force out lang ng bawat team yung mga battle spells na gamit doon yung flicker ni Jay and even yung kay Kelra. So, hindi rin nila basta-basta ang ginugo yung bawat isa. O unless na sobrang siguradong mapipick off na nila yon. Wala rin nagsisimula ng Lord kasi all throughout this game, dikit na dikit. Yes, 3,000 lead dito ang execution, mga kaibigan. That is all because of KLVJ going on the side lane pushes. Meanwhile, si Hate naman, na-stuck na siya dito sa bottom lane. Hindi niya magawa yung ginagawa ni KLVJ because of the mobility na meron silang dalawa. That's the difference of these two heroes. Mas mabilis makakaresponde ang isang Ling, ang isang KLVJ on the Lord fight. Oh, Malefic Roar ang kinuha ni Hate. Mm-hmm. May possibility na siya mag-split push. Toughness boots yung kinuha ni Kelra. Kung papansin ninyo, ang dami niya ng items dito. Actually, lock items na nga to, in a sense, kasi nakuha mo na yung Divine Glaive. Pero si Jay, ginamit niya yung Hurricane Dance para makatakbo. Oo. Ito na yung literal, mga kaibigan. Battle of Attrition, nasabi mo to kanina, Butter. Sino ang unang bibitaw sa ginagawa nila ngayon na parang rotation? Pero ito na, mukhang ito na, naisip na ng Onyx PH. Tara, ating gulatin ngayon dito ang mga members ng Execration. Kelra ang naging target nila doon, pero hindi nila na-pick off. Kyrie with the same umbrella doon sa may backlane. Mukhang mapipick off na yata siya. Pero yung Zaman Force dito sa gitna, hindi nagamit yon ni Marky as Execration. Going ham ngayon sa mga members dito ng Onyx PH, wala pang namamatay ni isa sa kanila. Now, medyo confident na sila ngayon dahil wala yung Kagura, pero mukhang hero yata ang gustong kunin dito ng mga members ng Execration. Hindi yata nila itutuloy tong Lord. Look at into the backlane, sa gamit na yung Hurricane Dance, pero sabi ni Chaknu, that's gonna be a way of the dragon doon sa Akai. Chaknu, mabubuhay pa ba? Yes, it is. Pero may pick off doon si Rencho, na iwan siya sa gitna. KLVJ na lang ang mag-isa. Tempest of Blade will be used dito, mga kaibigan, pero hindi yata enough yun. Mapipick off goodness. Na pick off ang Ling ng Execration. It started na nawala si Kyrie, pero that sustained fight na hold yon ng Onyx PH. Now Execration, sila naman ngayon ang nagdedelikado. Lumalim dito yung side ng Onyx with Kyrie. Hinabol siya ng tatlo, nagbuy siya ng time, and given na kailangan siya i-burst down, ang dami ding resources na gamit sa kanya. Pero si Marky, knowing, ladies and gentlemen, na wala nang ibabato masyado yung Execration, naging free siya
nagamitin yung Zaman Force. Remember, meron siyang Purify nun. So, ibig sabihin, kapag kaisa na lang yung stun na iniisip niya or disable na iniisip niya, automatically, nasa kanya na yung lamang. Oo, biglang bumaliktad ang vapor dito ng Execration Butters. Sila yung nagdidikte. Kumbaga, yung Onic PH dito, sarang sabi nila, tama na itong pagdidepensa natin. Sugurin na natin. They started with Kelra, hindi nila yung na-pick off. Tapos given na yung sa may blikod, hindi rin nakakuha ng even Kyrie, he was actually get picked off. Pero worth it yung ginawa ni Kyrie space doon dahil naka-bounce back ang Onic PH. Now, Execration, hindi pa naman sila out dito mga kaibigan. As all of them have already respawned, medyo mas ano na ngayon Butter sa Onic PH, mas confident na sila ngayon. Kung kanina nakastuck sila doon sa bottom lane, mapapansin mo ngayon dito sa mapa, sila Hate, sila na ngayon ang nagdidikta nitong laro. And kahit Exe pa ang nakakuha ng Lord, nung nanalo sa teamfight na yon, mas naging careful yung Execration. At habang nangyayari yun, mas naging confident yung Onic. Papansin mo dito, kanina hindi nga sila lumalagpas ng river. Ngayon, nasa tapat na sila ng base ng Execration at possible na kumatok sila anytime. Pwede na nilang gawin yon. And given na yung yung mapa ngayon ay nasa Onic PH, pwede na lang silang maghintay dito. Hindi naman na rin magme-make sense yung mga freeze lane at this point since pare-parehas naman na sila dito na may item. It's more on the pressure ng mga minion waves na papasok and yung pwedeng sabihin natin poke sa mga base turret dito ng Execration. Now, what's gonna be at Butters for the side of Execration? Paano ang depensa nila dito? Dahil si Jay tumalon doon sa likod with a Hurricane Dance, nilabas dito ang mga members. Rencho will be pulled out ngayon dito sa base ng Execration. Nilapag na ngayon dito ni Dilar ang revitalize. Pero counter-initiate coming from Execration. Chaknu will still be alive. Walang namatay either of the team. Pero nakita natin yung point of initiation ng Onic PH. Kahit sa ilalim ng base turret, hindi sila mag-hesitate na pasukin ang mga members ng Execration. Ngayon, 20 minutes na. Actually, 21 minutes na. And it's time para dun sa mga long respawn timers. Ito na yon. And this is the perfect time for the teams to pick up or to stack up yung cooldown netong immortality. Kailangan nila to ngayon kasi one death could lead you to 100 second respawn timer. Oo. And napakalaking bagay nun sa isang game ng Mobile Legends Bang Bang. Pwede ka nang mag-TikTok, pwede ka nang mag-status sa Facebook na kahit ano, pwede mong gawin sa isa halos lampas isang minuto na death timer mo. Now, Butter, speaking of timer, 20 seconds in, bago lumabas ang susunod na Lord. Onic PH, sila yung mas may map advantage against Execration. How would you think this certain team fight mangyayari? Sino kaya ang unang susugod dito? Will Execration will be the one to force it out or baka maulit na naman yung nangyari kanina sa Lord team fight? Naniniwala ako na nakapwesto na yung Onic in terms of getting the Lord. Ngayon yung Execration, wala silang choice kung hindi contesto. Kailangan this is going to be bad for them, for their side, kung ibibigay lang nila to na hindi nagko-contest. Ngayon, anong kailangan iwasan ng both teams? Pareho silang kailangan umiwas sa kahit anong klaseng attempt ng pick-off from both sides. Kasi nga, napakahirap niyan at alam mo yon, isang patay ngayon, napakalaki na ng epekto. Malaki talaga yung epekto, pero nilapag na ni Marky yung Zaman Force niya doon. Si Rencho na iwan doon sa may bandang likod. Sa kanya na ngayon, nakafocus dito ang mga members ng Onic PH. Pakito will go down. May immortality pa siya doon, tol. Buhay pa, but Marky with a mega kill. Nakuha niya ngayon yung Pakito. Tempest of Blade ginamit na dito ni KLVJ. Kasama niya pa dito si Eto Max. Pero muntik, mukhang mawawala pa. Pero naka-flinch poise, paalis pa naman doon si KLVJ. Pero two members ngayon ng Execration ang nawala. Chaknu going against Hate. Nako, hinahabol na ngayon dito ng mga members sa Onic PH, KLVJ. Wala kayatang takas dito dahil apat na ngayon umahabol dito. Pero nakuha niya pa si Hate. What a better way na ma-pick off doon kung isasama mo pati ang jungler ng kalaban nyo. Alam mo, yun yung mga bagay na nakukuha mo sa mga movie poster. Yung mga pusingan. Pusingan yung pang TikTok yung Butters. Yung isa galing sa taas, yung isa umisla sa baba. Oh no, plus pareha silang tumumba. Oh my, wow! KLVJ at the nick of time with the sliver of health. Isipin mo, Butters, kung na-pick up lang siya doon nang wala lang, hindi niya nakuha si Hate. This could be an easy Lord para sa side ng Onic PH. Pero that was a great call coming out from him kasi kahit papaano, walang retribution both sides.
So ibig sabihin, kailangan nila makapagsapalakan at kailangan nila magpalakasan in terms of damage output dito sa Lord Take na ginagawa nila. Kelra! 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 Getting Hurricane Dance, sinayawan siya doon ni Jay sa gilid ng pader. Ngayon, nasabi mo parehas ang team dito na walang retribution. Pero this gonna be a 3v5. Pero mukhang hindi na yata itutuloy ng Onyx PH ang pagkuha ng Lord. Both of the junglers ngayon dito, what a match, Butters! Wow, Execration versus Onyx PH. Grabe tong laban na to. Bakit hindi nila tinuloy? Kasi nakita nila yung respawn timer ni KelVJ. Pabuhay na siya. And yep, hindi imposible para sa isang Ling na makaabot from point A to point B in just a matter of seconds. Totoo yan. Kayang-kaya, nakita natin yung capability nung pag-flinch poise doon ni KelVJ. Pero right at this point, sinubukang sipain ni Dejak nung si Marky dito. Mas maganda ang posisyon ngayon dito ng Onyx PH to take down this Lord. And yung ginagawa ni Dilar sa baba, nagre-react ngayon doon ang Execration. Still half HP dito ang Lord. Looks like KelVJ, hindi na yata siya abot kahit mag-flinch poise siya papunta dito sa Lord. This will be given ngayon for the Onyx PH squad. Right at this point, 25 minutes in, Onyx PH, sila ang mas nakakalamang dito, Butters. Paano didepensa ang Execration? Okay, so nakikita natin ngayon na sa mid papasok etong Lord. Sa mid to pupunta, and that is going to be one of the shortest routes. Oo. Papunta doon sa base ng kalaban. Tatandaan mo, kapag ka doon sa baba, left turn pa eh. Doon sa taas, right turn pa. Pero dito, straight line. Diretso. Focus. Sa goal. Focus sa goal. Oo. So ngayon, nakikita nyo, kailangan dito bantayan ng Execration kung paano gagalaw si Jay, kasi pwede niya kayo itulak ng malayo para makalapit yung Lord doon mismo sa may base turret. Oo, pero ito na, Dilar, nilapag niya na yung revitalize dito, Butters. Mukhang mauubos yata ang mga base turret dito ng Execration. Onto the back lanes dito, Chaklu, naghahanap siya dito ng masisipa, but KelVJ with the Tempest of Blade. Sino ang mapipikom nila dito, but the base will be locked on ngayon dito ng Onyx PH. Wow! What a series indeed! Onyx PH! First time naglaro dito ni Marky at nakuha niya pa ang pagkapanalo against Execration. And grabe yung pinakita niyang performance. Ang dami yung mga heroes na nilabas niya dito. Naging successful siya, and dito natin makikita na activatable ang lahat ng members ng Onyx PH.